Yo mga ka-mechanics dyan, maying buntag. So shout out kay 777 electrician. So papaliwanag ko lang yung trouble sa turbo. Paano malaman sira yung isang turbo o mag troubleshoot sa pumuputok-putok na andar at may usok na kulay itim sa exhaust. So kanina tumawag sa akin yung isang kaibigan ko na electrician, so about sa turbo na ginawa nila dahil hindi gumagana yung aquator. So nung kinundim nila yung aquator, ito yun. Yan. Kinundim nila. Sinagad nila open yung turbo ng Detroit. So, ganun pa rin daw. Mas lalong namalya. So, ang tanong niya sa akin, kung sira ba daw yung turbo o hindi. So ganito mga ka-mechanics, para malaman natin yung turbo o good condition o hindi condition. So ito lang mga ka-mechanics, hawakan nyo to, buksan nyo to, may ano to siya dito, cover eh, para sa papunta doon sa intake manifold. So pag ganyan nyo, ayan, katulad nito, walang kalog. So may kalog man siguro siya pero konting play lang. So ikutin nyo, walang sumasayad. And then tingnan nyo to dito banda guys, mga ka-mechanics, kung naglalabas na ba ng langis dito na part papunta doon sa intake manifold. Ito kita nyo naman, walang kalangis-langis yan. So ibig sabihin good condition ng ating turbo. So doon naman sa issue sa truck nila na tinawag sa akin, sabi ko walang sira yung turbo nyo, itatiming lang konti, half mag open lang siya, okay na yan. Kung walang sira ay mag na eh, nung kinundim nga nila pumuputok-putok yung andar, parang parang ganun ba, palyado siya. So sabi ko injector ang sira niyan. Either dalawang injector ang sira noon or tatlo. So malakas ang deliver ng injector or mahina na mag-deliver ng diesel, ganun. So dalawa na yan. Depende na yan sa gagawa kung paano niya i-trouble yung injector kung saan ang sira. So tip ko naman paano mag-trouble sa injector kung saan yung sira. Pag-start ng makina at maandar, so ito yung wire sa injector. Ayan. So ito, try nyo lang pag i-disconnect ninyo. Ayan, pag disconnect nyo or nagbabago yung andar, ibig sabihin gumagana siya. So pag disconnect nyo sa iba na lalong namutok, yun yung sira. So may trouble din naman kasi na sakit lang siya dito, paghugot mo walang action, yung andar niya walang nagbago, pero pagbunot mo na may nagbago, ibig sabihin gumagana yung injector mo. Isa din yun, may trouble din na ganun. So may trouble din na paghugot mo ng injector, lalong namutok. So ganun lang yan. So maganda gawin nyo dyan, kung may budget kayo, pabasa nyo sa analyzer or sa diagnosis system sa makina, sa computer. So sa akin kasi ganun lang ginagawa ko, at kung usok naman malabas, so tatanggalin nyo lang yung exhaust. Ayan, tapos papanda rin nyo.
So kung saan lumabas dyan na, dyan yung makikita kung saan may problema sa injector. Kasi sa butas niyan, dyan lalabas yung usok. So halimbawa nakita niya dun, sa size, so sa size yung problema. Para hindi makatipid yung amo nyo na, hindi, kasi yung iba kasi pag mamalya, bakla slot 6 na injector. So magbabayad ka doon, 6. Papalinisan or papabalance. So para makatipid, imbis na isa lang ang babaklasin mo, isa lang din babayaran, mas tipid kaysa 6. Diba, masasayang pa yung buo na dinala doon at gumastos kayo, wala namang sira. So balik tayo sa issue sa turbo ah. Yung issue yung turbo talaga, pag once din, kasi may trouble din kasi ibang mekaniko na lumalabas ng langis dito sa exhaust. So ibig sabihin, pag sa exhaust, valve silang sira niyan. Kasi galing yan dito sa exhaust, cylinder head. Oh, valve. Ito yung valve seal niya sa loob. Masira yan, papasok yung langis. At lalabas dito sa exhaust. Exhaust manifold sa turbo. So, hindi sira yung turbo niyan guys, pag ganyan. Ang palatandaan talaga na sira na talaga yung turbo is, yung repair kit, is dito. Pag once na lumabas dyan, yung langis, kahit naka-minor ka lang, pag uminit yung makina, nagbabasa dito, nababasa sa langis, ito yung intercooler niya, cooler. Papunta doon sa intake manifold sa kabila. So, ayan. Yan yung di-declare nyo na sira yung turbo. Okay. So, shout out dyan kay 777 Electrician. So, yan na yun. Pinaliwanag ko na sa'yo kung anong sira dyan sa truck ninyo. Pacheck nyo yung injector. Injector lang sira nyan. So, walang sira sa turbo nyo. Kung may sira man galing, yung solenoid valve sa relay valve sa equator valve papunta dito hangin supply. Kasi pag walang nagsusupply na hangin dito, hindi mag-open yung turbocharger natin. So napaka-importante kasi sa turbocharger na pag once na revolution siya, nag-open siya, nag-accurate sa RPM. Kasi pag hindi siya nag-accurate sa RPM, lagi siyang naka-steady, walang puwersa yung makina natin. So sa nakakagawa na nito na inukondim lang, tinitimpla lang yan, timpla-timpla lang kung saan siya capable. Wala kayong pambili kasi mahal yung ano na yun, yung pyesa na yun, nasa 105,000 yung brand new. So gusto nyo makatipid, kondim nyo at sit up lang na maayos, uobra yan. Okay guys, mga kapag-anics, pasira na lang sa ating video. At paki-subscribe, click na lang sa notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you. And ingat kayo palagi mga kamekaniks diyan.